compare natin itong Alpha Model Chrony. 13 years na sa akin to, made in the USA, galing sa Amerika. Very reliable ito, so actually matibay kasi last week nabaril ko siya. Dito tinamaan ko, tapos yun, tinamaan ko yun, buti na lang yung sensor niya hindi tinamaan, so hindi nasira, so gumagana pa rin kahit na-disforma. Kasalanan ko kasi masyadong malayo, tapos yung ginagamit ko isang silencer, hindi pala masyadong naigpit yung screw niya, yung set screw. Kaya habang ginagamit ko, lumuwag, nag-loosen siya yung silencer, so yung bala nag-clip, tumama sa buffer ng silencer, so bumaba, so yun ang resulta, tumama dito tsaka dun, yun ang ganda. Kaya na UP, kahit na makapal yung bakal nito, na UP pa rin siya. So ngayon, itong nabili ko dati sa Lazada, itong made in China na chronograph, ang tawag ng mga Chinese dito, velocimeter ang tawag nila. Compare lang natin yung ano niya, yung reading niya dito sa Chrony na dati ko nang ginagamit. So naka-set na siya sa lapit lang. Labo ng ano lang yung ginagamit natin, astro labo. Yan. Astro pellets lang yung ginagamit natin ng test. So target, malapit lang, mga 20 meters daw siguro to. So dahil binabaan ko yung ano, ginawa kong 1,200 lang ang output ng regulator nitong GCMAG. Talagang binaba ko. Tapos yung hammer spring niya, yung tension, binaba ko rin. So, dito sa, nasa 802 feet per second lang. Sa Chrony, tingnan natin dito sa, no? Dito yung reading niya is mas mababa. Hindi kita. My goodness. Pero, no, 782 dito. But, patayaw. Yun. 782. Pero sa Chrony 802. So ulitin natin. Ulit. Kanina 802 something, 805.9. tapos dito sa HT, yun sa pa.
804. Yun, 804.5. Yun, sarami ko. 753. Bumababa to. Bumababa yung reading niya. 753 na lang. Shot sa kaliwa. Bale, katsa na lang. Yung 803.1. So, dito nakikita natin yung consistency ng barrel ng GCMAG. From 800, nasa 802, 803, 804, 805. Pero itong 1300 na ano na velocimeter, yun 740 na naman. Ang lalayo. Isa na lang, 5 shots para medyo conclusive yung ano, para medyo conclusive yung comparison. Hirap mag-shot sa ano, sa kaliwa. Dali. Sige, ayun. Kita ba? Ayun. Dali. So, 800, ilan siya? 801.3. Ang tip shot. Tapos dito sa ano, 782. So alam mo, siyempre 1,000 chargeable sa USB. So kung ano talaga yung ibang nag-review ng mga buyers, maganda yung review nila. Hindi ko lang alam kung may comparison sila sa ibang club. Pero sa akin, mapangit yung rating niya. Masyadong malalayo. Hindi tulad nitong ano, nitong Chrony. Ito agad naman yung pinaka-ulit siya. Maganda yung ano, maganda yung sabog na kamukha nung ginagamit namin sa Lasa Rings. Comparable siya sa Caldwell at saka dun sa yung bagong made in Taiwan na FX chronograph, yung nilalagay din sa dulo ng airgun. Bali to, pinabili ko to sa Pyramid Air nung 2008 or earlier siguro, 2007 or 2008. So at least 13 years na siya. Hindi pa nasira. Last week ko lang siya medyo nasira kasi nga nabaril ko. User's fault. Pero very reliable siya. Very reliable. Tsaka maganda, hindi mo na kailangang lumapit doon. Itong ano, Alpha Master Chrony model. Meron siyang ano, meron siyang wire na pwedeng ilagay doon, tapos ilapit mo sa itong ano, ito mismong on and off switch, tsaka itong kung saan nakasulat yung ano, yung velocity. Okay, so thank you very much po.